Hello everyone, welcome back for another math tutorial. So last video, we talked about how to write quadratic equations into standard form as well as how to find the values of a, b, and c. This video, pag-uusapan naman natin how to solve quadratic equations by extracting square roots method. If you want to learn more about this topic, please keep on watching. In solving quadratic equations, so there are four methods that we can apply. Okay, so first, by extracting square roots. Second, factoring. Third, by completing the square. And fourth, by using quadratic formula. But for this video, we will discuss on how to solve quadratic equation by extracting square root. Ang unang magiging tanong natin ay, when and how to use extracting square roots method? Extracting square root methods is used when a quadratic equation can be written in a form of x squared is equals k, where k is a real number. Kapag daw ang quadratic equation ay nakasulat sa ganitong form, pwede natin gamitin ang extracting square root method. Okay, so paano natin malalaman? Well, balikan natin yung form na tinutukoy. Anong mapapansin nyo dito sa quadratic form na ito? Tama. So, wala itong linear term. So, ang nandito lang ay quadratic term at saka yung constant term. Okay, lagi nyo tatandaan na kapag ang quadratic equation ay walang linear term katulad nito, pwede na natin gamitin ang extracting square roots method. Ang method na ito ang pinakamadaling gamitin kapag ganitong form ang ating quadratic equation. Now, in solving quadratic equation by extracting the square roots, there are three things that we need to remember. So these are the three properties of x squared is equals k. So we have case number 1, case number 2, and case number 3. Now let's focus on case number 1. Okay, sa case number 1, it says here, if k is greater than 0, ibig sabihin, yung mga number na mas mataas or mas malaki sa 0, pwedeng 1/2, 1/4, 1/3, 1/5, 1/8, 1 up to positive infinity. So, in short, lahat ng positive number. So, kapag daw si k dito sa x squared is equals k ay positive, magkakaroon tayo ng dalawang real roots or solutions sa given quadratic equations. And those are the positive and negative the square root of k. Kung ano ang k mo dito, kukuhanin mo lang yung square root. So kung ano ang sagot mo doon, kukuhanin mo lang ng positive and negative. So yun na yung real roots or solution ng given quadratic equation. Okay, so let's have our first example. So we have here x squared minus 81 is equals 0. Okay, dito sa left side ng ating screen, narito yung mga steps or recommended steps na pwede nating sundan in solving quadratic equation. Okay, so let's try this equation, ano? Okay, so sabi dito sa step 1, rewrite the quadratic equation in the form of x squared is equals k. Okay, so dapat daw ang given equation natin ay maging ganitong form. So paano natin gagawin yun? Yes, so we have to isolate the quadratic term and remove the negative 81 by adding positive 81 on both sides of the equation, katulad nito. Okay, so bakit tayo nag-add ng positive 81 on both sides of the equation? So para matanggal natin yung negative 81 dito sa kabilang side ng equation at malipat siya dito sa kabilang side ng equation. So dito, ang matitira na lang ay... Okay, so ang natira na lang dito sa kabilang side ay x squared is equals 2. So 0 plus 81 is equals to 81. Kung ayaw nyo ng ganito, pwede natin gawin yung transposition katulad nito. Sigurahin muna natin yan. Okay, kung transposition naman, kailangan maiwan natin yung quadratic term natin, which is yung x squared dito sa left side ng equation. Tapos yung negative 81, yun yung itatranspose natin dito sa right side ng equation natin. So, paano yun? Ganito yun. Negative 81, itatranspose natin dito sa right side ng equation. So, ang matitira na lang dito ay x squared. Okay? So, is equal to negative 81. Pag transpose natin, magiging positive 81. Okay, as you can see, yung equation natin ay katulad na siya dito sa sinasabi sa step 1 natin. X squared is equals k. Okay? Okay, so kapag ganito na yung equation natin, pwede na natin gawin yung step 2, which is extracting the square roots of both sides of the equation. So, extracting square roots, lalagyan lang natin yun ng square root. Ganyan.
Pagkatapos, kukunin natin yung square root ng x squared. So, the square root of x squared is, so, ika-cancel lang natin yung radical sign, tapos yung exponent na 2. So, ang natira na lang dito ay x is equal to, then, kunin natin yung square root ng 81. So, paano natin kukuhanin yung square root ng 81? So, mag-iisip lang kayo ng number, isang number na kapag minultiply natin dalawang beses sa sarili niya, ang sagot ay 81. So, anong number yon? Okay, so tama, it's positive and negative 9. Okay, so bakit positive and negative 9? Diba sabi natin kanina dun sa case number 1, kapag yung k natin is greater than 0 or positive number, which is yung 81 is a positive number, so magkakaroon daw tayo ng dalawang real roots or solutions. Kaya meron tayong isang positive 9 at isang negative 9. Okay, so yan yung solution natin para dito sa equation na to. Next, yung third step natin is checking. Okay, so to check, gagamitin lang natin yung original equation, which is yung x squared minus 81 is equals to 0. And then, isa-substitute lang natin yung nakuha nating value ng x dito sa original equation. So, unahin natin yung positive 9. So, dito, papalitan natin yung value ng x ng positive 9. So, 9 times 9 is equals to, okay, 9 times 9 is equals to 81 minus, so bring down lang yan, negative 81 is equals to 0. And 81 minus 81 is 0 is equals to 0. Okay, so ibig sabihin, tama yung sagot natin. So, ganun din kung negative 9 yung ipapalit natin. So, let's say, for example, ito negative 9. So, negative 9 times negative 9, the answer is positive 81. So, 81 minus 81 is equals to 0 din. So, ibig sabihin, tama yung nakuha nating solution para dito sa equation. Okay, next, example number 2. Quantity x minus 5 squared is equals to 36. So, as you can see, yung equation na to, katulad na siya dito sa form na kailangan natin. So, quantity x minus 5 natin, ito yung x, tapos yung exponent yan, yung square, then equals to 36, ito yung k natin. So, hindi na natin kailangan i-rewrite ito dahil naka-rewrite na yung equation na to sa ganitong form. Okay, so ang gagawin na natin, mag-jump na tayo sa step 2 natin, which is extract the square roots of both sides of the equation. So, lalagyan lang natin yan ng radical signs. Yan. So, kinopya lang natin, lalagyan natin ng radical signs, both sides of the equation. Pagkatapos ay kukuhanin natin yung square root ng quantity x minus 5 squared. So, to do that, ika-cancel lang natin yung radical sign at saka yung exponent. So, ang natira na lang dito ay x minus 5. Then, equals, then yung square root ng 36, ano yung number na pwedeng i-multiply natin sa sarili niya dalawang beses, 36 yung sagot. Okay, so it's positive and negative 6. So again, positive and negative 6 kasi yung k natin is a positive number. So we have two solutions here. Okay, iwalayin lang natin yung answer natin kasi yung isa, gagamitin natin positive 6, yung isa ay negative 6. So dito, kukopyahin muna natin yung x minus 5 is equal to, gamitin natin yung positive 6, tapos sa kabilang side naman, x minus 5 is equals to yung negative 6 nyo. Okay, so, okay, so next, to find the value of x, so gawin na natin yung transposition para mas madali. Or you can add positive 5 on both sides of the equation. Okay, gagawin ko na lang yung transposition method para mabilis. So itatranspose ko lang yung negative 5 dito sa right side ng equation para yung matira dito sa left side ng equation ay x na lang. Okay, so ganito yon. Negative 5, pag nilipat mo dito sa kabilang side, magiging positive 5 na siya. So, ang natira dito sa left side ay x na lang. Then, copy yung 6, transpose natin ang negative 5, naging positive 5. So, to simplify, so x is equals to 6 plus 5 is equals to 11. So, yan yung first solution natin. And for our second solution, ganun din ang gagawin natin. Itatranspose natin yung negative 5 dito sa right side ng equation. Or you can add both sides of the equation ng positive 5 to eliminate negative 5. Okay, so para mahanap natin yung x. Pero dito, katulad na sabi ko kanina, transposition method na yung gagawin ko para mas madaling ma-explain ko sa inyo. Okay, so ganitong mangyayari sa kanya. So we have x is equals to yung negative 6, copy lang yan. Then negative 5, transpose natin, naging positive 5. So, to simplify, we have negative 6 plus 5 is equals to negative 1. Nag-subtract tayo kasi magkaiba sila ng sign. Tapos, mas malaki yung 6, kaya ang ginamit natin saan ay negative. So, that's our second solution. So, let's have our third example. 4h squared is equals to 49.
Okay, so ang first step natin is to rewrite the quadratic equation in the form of x squared is equals to k. So as you can see, ganito na yung form niya, hindi na natin siya kailangan i-rewrite. So ito kasi yung quadratic term natin, ito yung constant term natin. So ang gagawin na natin, hindi muna tayo pupunta sa step 2. Bakit? Kasi meron tayo dito ang coefficient ng ating h squared. Gagawin muna natin is i-divide natin both sides of the equation ng coefficient ng h squared. So ganito yon. Yan. So yung coefficient ng h squared, i-divide natin both sides of the equation. So we have 4 divided by 4. So cancel na yan. It's equal to 1. Then ang natira na lang ay h squared. Then here, copy lang natin. 49 over 4. Then, pagkatapos niyan, pwede na natin gawin yung step 2. Extract the square roots of both sides. So, lalagyan lang natin ng radical signs magkabilaan. Okay, so ganyan. Okay, so pwede natin itong paghiwalayin. So, we have the square root of 49 over the square root of 4. Okay, so to extract the square root of h squared, so ika-cancel lang natin yung radical sign tsaka yung exponent. So, ang matitira na lang dyan ay h. Tapos, ito na yung gagawin natin. So, kukunin natin yung square root ng 49. So, equal. So, mag-isip tayo ng number na kapag minultiply natin dalawang beses sa sarili niya, ay 49 ang sagot. So, anong number yun? Okay, so 7. Tapos, dito naman sa baba, the square root of 4 is 2. So, yan. The square root of 49 is 7 because 7 times 7 is 49. 2 times 2 is 4. So, again, we have two solutions here. So, we have h is equals to positive 7 over 2 and negative 7 over 2. So that's all for this video. So I hope makatulong ito para masagutan nyo yung learning task number 3 ninyo sa inyong activity sheets, letter A, 1, 2, and 3. Bye!